Alam niyo po, Secretary, habang nag-usap tayo, ng papangiti ako kasi may nagtatype, tinatype po dito sa harap ko, sa prompter. Sabi nila, bakit sa rekto hindi naubusan ng plastic? Take pa kayo ng rekto. Ang sinasabi naman po kasi ng LTO, kung hindi lang po sana pinakialaman, kung hindi lang po sana lumabas itong special order at hindi po pinakialaman yung procurement at pinabayaan lang muna sa kanila, sana po walang kakulangan ngayon sa plastic. Sana po, sa kanila sana pumasok sa eksena, yung sa good governance, kung meron pa rin nakikitang anomalya o mga pagkukulang o mga sistemang hindi tama, matapos po makagawa ng bidding para dito sa mga ID card na plastic for this particular year. Ang nangyari po kasi sir, nung nang himasok po itong DOT sa pamamagitan ng special order, na-stop po yung pag-procure at pagbibid dahil nga po dito sa special order. Pwede nagpalabas ka ng special order o hindi, magkakaroon pa rin kapusan sa plastic ID? Opo, kasi hindi nga sila ready. Kasi kung sumunod lang sila dun sa order, binigay nila yung terms of reference, ay sana nagawa na natin kaagad. So ibig sabihin, sila po ang nagmamatigas na ayaw bigyan terms of reference. Ano po ang dahilan, bakit ayaw po ibigyan ng LTO in terms of reference po, Secretary? Pinag-aaralan pa daw po, nire-review pa nung kanilang executive director. Kung hindi po ako nag-issue nung administrative order na yan, eh parang hindi pa rin sila ready. February, binigyan namin sila ng deadline, dapat naibigay na nila sa amin. Base po sa interview ko sa kanila a few days ago, eh ready naman daw po sila. In fact, maraming beses sila nagsabi sa inyo sa DOTR na yung bank malapit na po maubos yung inventory sa plastic ID. The DOT was properly informed daw po. Bakit alam nila na malapit na maubos? Bakit hindi sila makipag-cooperate? Bakit ang napakadali naman na ibigay sa atin yung terms of reference? Actually po, pagtulong-tulungan dapat namin yan. Ang hindi ko lang maintindihan, eh sabi nila, hindi pa raw tapos. Binigyan namin sila ng deadline, hindi nila na-submit. Makaraang ituro ni LTO Chief JR Tugade na ang dahilan kung bakit nagkakaubusan ngayon ng plastic card sa kanilang tanggapan ay dahil sa inilabas na special order ng Department of Transportation. Kapansin-pansin ang pagkambyo ng kalihim makaraang sabay silang tawagan sa programa ni Senator Raffy Tulfo kasama si DOTR Secretary Jaime Bautista tungkol pa rin sa usupin sa lisensyang papel na lang na iniisyu ngayon ng LTO. Sir, magandang hapon po, Secretary Bautista. Ito po'y follow-up doon sa aming tinatalakay na kaso dito past few days tungkol po doon sa mga lisensya na ngayon po ay ini-issue ng LTO ay papel na lamang at dahil kapos na po sa plastic at ito po'y gawa nitong Special Order 2023-088 na yung bidding ay inakit na po sa DOTR mula sa LTO na dati naman po LTO to at walang problema, maging daw po sa plaka. Ano pong reaksyon niyo, Secretary Bautista, sir? Alam niyo po, Senator, yun pong bidding ng plaka ay hindi dahil nag-issue kami ng special order, no? Alam niyo po, yung bidding pala nitong plaka at mga ID cards ay dapat ginawa as early as September, no? Noon pong nag-issue kami ng special order, no? Ay hindi pa rin nagsisimula ang bidding ng mga ID cards at mga plaka, no? Nagkataon naman na nag-issue nga kami itong ganitong special order, no? Ngunit kahit na nag-issue kami ng special order, kung ang LTO ay nag-submit ng mga requirements, ay dapat nagawa po namin kaagad yan, no? Unfortunately, yun pong terms of reference ay hindi daw available kaagad, no? Ibig sabihin, hindi pa ready ang LTO sa pag-procure nito, no? Kaya po, na-submit po sa amin sa Central Bids and Awards Committee ng DOTR yung terms of reference late March na po, no? Pero kung na-submit nila yan ng mas maaga, kung ready sila as early as January, ay dapat nagawa po natin yan noong January. Sa nila po sana, sa ngalan patas ng pamamayag, nasa linyang telepon si Asik Jose Arturo Tugade Jr. ng LTO. Asik Tugade, magandang hapon, sir. Hi, Senator. Magandang hapon sa, po. Sa kabilang linya po si Secretary Bautista. So, ang problema po pala talaga dyan sa LTO, base po kay Secretary Bautista, kasi humingi pala si ang DOTR ng terms of preference, iniipit nyo na po dyan sa LTO at ayaw nyo ibigay. So, sabi niya, whether or not merong pinalabas na special order o wala, eh talaga magkakaroon daw ng kakapusan pa rin sa plastic na ID. Opo. Sir, regarding po sa terms of reference, ang gumagawa po sir ng terms of reference, ang nag-a-approve rin po niyan ay yung Bids and Awards Committee, yung BAC po.
Ang dahil po ang bidding is with DOTR, back po ng DOTR ang gagawa po ng TOR. Ah, okay. Ayun naman pala, Secretary Bautista. So, bumabalik tayo ngayon sa DOTR. Kasi ang gumagawa pala ng TOR ay yung taga-box. At yung box ay nagagaling pa pala sa DOTR mismo. Opo, pero po, yung pong terms ay manggagaling sa LTO dahil sila ang user, no? Sila ang nakakaalam niya. Kaya nga, ang mangyayari dyan talaga, dapat this should be a joint effort of LTO and DOTR. Okay. So, ibig sabihin, yung terms mo dapat magagaling sa LTO. So, LTO, opo, inipit nyo rin tayo yung terms o ASIC? Sir, actually, lahat po ng dokumento na hiningi po ng DOTR, nabigay na po namin sa kanila. Kailan nyo po binigay? Kailan nyo po binigay, sir? Nung hiningi po nila. Kailan po yun? Nung hiningi po nila. Oh. Ang huling dokumento na hiningi po nila sa amin, hiningi po kami March 21, nabigay po rin namin yung dokumento na yun on the same day nung hiningi po nila. Yung terms of preference po, yung terms na yung sinasabi ni Secretary? Yes, sir. On that day, nag-meeting po kami March 21 sa office po sa KAAP po. At doon po, meron po mga dokumento na hiningi po sa amin. At on that same day, binigay rin po na. Oh, yun naman pala, Secretary. Oh, no, March 21 daw, hiningi yung terms sa kanila doon sa KAAP. That same day, naibigay rin agad yung terms, Secretary. Hiningi yan as early as January. Hiningi yan ang deadline. May February 15, hindi pa rin naibigay. So, naibigay yan end of March. ASIC, January pa pala binigay, tapos binigay ng deadline February 15, in March yung naibigay. Paano yan, ASIC? Opo. Sir, siguro po maganda dito, humanap po kami ng solusyon ni Secretary GB Bautista para po matugunan yung problema po. Yung mga nangyari po, nangyari na po yan. At siguro po ang pinaka-importante po ngayon, gumawa po kami ng strategy para po hindi na po maabala yung ating mga kababayan. Yun po importante kasi nga po, kaya natin natatalaki ito ngayon dahil binabahan na po kami ng reklamo mula sa mga mamamayan natin na sinasabi nila bakit ganito, na papel na lamang ang hawak-hawak namin. Kapag kami nahuli, baka hindi kami paniwalaan ng mga traffic enforcer, di malilintikan pa kami. Yun po yun eh. At buti nga na pag-uusapan po natin to para malaman ng taong bayan kung saan po talaga nagmula ang problema. So far, magdalawang ahensya, DOTR saka ASIC at saka LTO, ayaw pong sumalo kung ano talaga sino ang pinanggugalingan ng problema. Pero we can move forward. Pero just the same, maganda po ito sana para malaman natin kung saan nagugat ang problema, mabigyan natin ng solusyon at hindi na po maulit. DOTR, Secretary Bautista, sir, tama lang ho ba yun na papalitan po natin yung sistema na dati-dati po yung pong procurement, yung bidding ng plastic ID sa lisensya ay ililipat sa DOTR? Alam niyo po, yung aming administrative order, hindi naman po lahat ng procurement ng LTO, no? Ito lang yung mga malalaking procurement, no? Kasi po gusto lang natin masigurado na magkaroon ng fair and competitive bidding para po makuha natin yung best benefit para sa ating gobyerno, para sa ating mga stakeholders, no? Yun lang po ang objective noon, no? Pero sir, sabi po ni ASIC, yung bidding daw ay nagaganap sa DOTR. Oo nga po. Ngayon, dahil na-submit na nila yan nung March, DOTR na po ang So ibig sabihin, sir, nung dati, hindi po fair at competitive ang ginagawang bidding ng mga taga-LTO. Therefore, may problema po itong mga taga-LTO dati, sir. Man po, hindi naman ganoon, no? Gusto lang po natin na mailagay sa ayos, no? Part po yan ng good governance na gusto naming pa-implement dito sa department, no? Opo. At ipo, hindi lang naman yan sa LTO, sa lahat ng sectoral office po yan ng DOTR, no? Kasi meron po kaming tinatawag na Central Bid and Award Committee, no? Yan po yung nag-handle ng mga malalaking transaction.